Ayan. Ito nung una sabi ko, bakit naman kailangan nilang ipaputol yung buhok nung yung isang beses po kasi na i-topic natin ito. Yung kay Pastor Apollo Kibuloy, saka po dun sa Reyna Balmores, Bahaghari Chairperson. Ayan, mga kababayan. Sa pagkakaintindi ko, ipapaputol yung buhok pagdating sa eskwela. Sabi ko, eh, yung ibang estudyante naman dito sa ibang bansa, hindi naman putol yung buhok. O, hindi naman nire-require yung pagpapaputol ng buhok o kailangan clean cut. So, yun pala, eh, mas malalim pa po, ano? Sabi dito nung si Reyna Balmores, ako alam nyo naman po kasi talagang ginagalang ko po yung mga kapatid natin na mga LGBTQ eh. Sabi po niya dito, SMNI, Red Tag, Bahaghari, again, for the third time this week alone. This is a serious concern. Hindi po dapat manormalize ang red tagging sa LGBTQIA+ advocacy works. Yan po ang sabi. Let's stick to the fact, Badoy and Celis. SMNI has been falsely, baselessly, and relentlessly red-tagging Bahaghari simply because we and the Iloilo Pride team assisted trans student in formulating affirming grooming policies. In what world is this terrorism? So ngayon po ang sagot po ni Pastor Apollo Kibuloy dyan, hindi kayo kinukondena dahil kayo ay LGBTQIA. Ano? Ako ang number one nagbibigay ng human rights sa LGBTQ. LGBTQ, ayan po. Ako din po talagang, kasi po para sa akin mga kababayan, hindi naman po kasalanan. Para sa akin, malawak lang po siguro yung pang-unawa ko sa lahat. Hindi po kasalanan ng mga kapatid natin, mga lesbian, mga gay na magkaganon sila. Kumbaga, ganun po talaga eh. Ano? Kaya kung mapapansin nyo po sa mga vlogs natin, even Raul Manuel, alam naman po natin na nandoon si Raul Manuel sa community ng LGBTQ. Correct me if I'm wrong kung hindi po ah. Pero hindi nyo narinig sa akin na ginamit ko yung salitang bakla na bading ka. Hindi ko po ginamit yon kasi malaki po ang respeto ko. Kumbaga para sa akin po, yun ay isa sa masasabi ba nating gender? Or kumbaga yun sila eh. Hindi dapat ipanlaban o gamiting yung word na yun para panlaban sa kanila. So, ngayon sabi ni Pastor, isa nga daw siya sa talagang nagbibigay ng human rights sa LGBTQ. Pero ang tanong dito, kaugnay ba kayo sa makakaliwang grupo? Yun pala. Meron pong nakapagsabi sa akin, eto daw pong, what's this? Bahaghari ay sumusuporta daw po doon sa makakaliwang grupo. So ang tanong po ni Pastor Apollo Kibuloy dyan, kung di talaga kayo kaugnay, ibo-broadcast namin dito ang sagot nyo. Ayan, ipapaalam sa taong bayan. Diba? Pero if you keep silent, eh hindi nyo sinasagot. Anong ibig sabihin nga naman nun? If you keep silence at hindi kayo sumasagot sa amin, your silence means yes. O, diba? Eh talaga naman, ang dali-daling sabihin, opo, Pastor, hindi po kami kabilang dyan. Hindi po kami sumusuporta dyan. Kung hindi sumusuporta, edi hindi. Sasabihin lang na hindi. Diba? Bakit hindi makasagot? Yun ang tanong dun. Baka magalit yung makakaliwa o baka magalit si bossing. Bakit mo sinabing ano? Hindi mo sinusuportahan ang makakaliwang grupo. O, diba? Eh yun lang po yung naiisip ko doon sa mga hindi sumasagot. Ikaw ah, baka si bossing na nandoon sa Netherlands eh. Ikaw ah, pinangangalandakan mo sa social media at sa mainstream media na hindi sinusuportahan ang makakaliwa. O di ba? Eh kasi ang dali-dali pong sagutin, no. Hindi po kami sumusuporta diyan. Against nga po kami diyan.
wala po kaming kinalaman diyan. Ganun lang. Pero walang para walang sumasagot. Di po ba? Kaya syempre, ang iisipin ni pastor ay eh, yung pananahimik niyo na ganyan eh baka nga, di ba? Silence means yes. Oh. Kaya tag talaga kayo. Na red kayo. Eh di ba pulay yung ano nila? Pulay yung bandera nila. We will really tag you as red because you are really with them. Ayan po. May nakapagbulong din po sa akin. Sabi nga eh, di ba? Kasi sumusuporta sila. Hindi kinukondena ng SMNI yung pagiging LGBTQ nila. Ang kinukondena ng SMNI o ang ayaw ng SMNI is yung pong pagsuporta doon sa mga makakaliwang grupo. Ulitin ko po ha, hindi po kinukondena ng SMNI kasama po si Pastor Apollo Quiboloy dahil sila ay LGBTQ. Ang ayaw po ng pastor ay yung pakikipagsabwatan o yung pakikipag-ugnayan o yung pagtulong at pagsuporta nitong mga to doon sa makakaliwang grupo. Ganun lang po yun, okay?